Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga ka-inspired ay pag-uusapan natin ang 5 sikreto para ma-addict sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga ka-inspired ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para ma-addict sa'yo ang isang lalaki is dapat paganda ka ng paganda sa pagdaan ng panahon. Opo mga ka-inspired. Kailangan sikapin mo, pilitin mo na paganda ka ng paganda sa pagdaan ng panahon. Opo mga ka-inspired. Kasi aminin naman natin o hindi, real talk lang sa karamihan sa mga kasaysayan na rin. Kasaysayan talaga, no? Sa mga pangyayari na rin na habang patagal ng patagal yung panahon is yung lalaki, nakakapansin yan eh. Na pag hindi mo pinapabayaan mo yung sarili mo, kapag ka hindi ka nag-aayos, nung nakilala ka niya, gandang-ganda siya sa'yo. Nung nakilala ka niya, napakaganda mo. Pero sa pagdaan ng mga panahon, palos siyang. At ayaw ng lalaki ng ganun ka-inspired. Huwag niyo sabihin, huwag kayo magdahilan, mag-excuse na, ganyan po kasi, ganyan, hindi. Sarili niyo yan eh. Kaya niyo yan ka-inspired na ayusin yung sarili niyo. At ang isa sa mga sikreto para ma-addict sa iyo ang isang lalaki, dapat nakikita niya sa iyo na paganda ka ng paganda sa pagdaan ng panahon. Tingnan niyo yung mga nanganganak. Di po ba yung iba nanganganak? Parang after nilang manganak, parang ang sexy ulit nila. Kasi hindi nila pinapabayaan ang sarili nila. O kung mga ka-inspired, nasa babae lang din yan na kung papabayaan niya ba yung sarili niya o hindi. Nanganak na yun, ha? Pero ang ganda pa rin, parang hindi nanganak. Ganun lang yun ka-inspired at sigurado ako ka-inspired kapag nakita ng lalaking mahal mo o ng sino mang lalaki, kung single ka, paganda ka ng paganda sa pagdaan ng panahon, naiisipin ka lagi niyan. Mamahalin o gugustuhin ka niyan. At sigurado akong maa-addict sa'yo ang isang lalaki pag paganda ka ng paganda sa paglipas ng mga panahon. Pangalawang sikreto mga ka-inspired kung paano maa-addict sa'yo ang isang lalaki is ipakita at iparamdam mo sa lalaki na ikaw ay hard to get. Opo mga ka-inspired, kailangan mapakita mo sa lalaki yan. Maparamdam mo sa kanya na hard to get ka, hindi ka easy to get, hindi ka cheap na babae. Hindi ka ganun kadaling makuha. Kasi pagka pinakita at ipinaramdam mo pa sa isang lalaki na madali kang makuha, ay baka madali ka lang din niyang bitawan. O kaya naman ay hindi kanya seryosohin. Kung seryoso yung nararamdaman niya sa'yo nung una, pero nakuha ka niya ng mabilis, baka mawala din. Dahil sa ipinakita at ipinaramdam mo sa kanya. Kailangan mga ka-inspired, maging hard to get ka. O kailangan paghabulin mo yung lalaki. Kasi diyan masusubok talaga yung kung talagang mahal ka niya. Kung talagang, di ba? At saka para pahalagahan ka niya lalo. Sabihin natin tunay yung nararamdaman niya sa'yo. Sabihin natin true love yung nararamdaman niya sa'yo. Pero kung mabibigis ka niyang makukuha, okay lang din naman kung true love talaga, pero iba pa rin ka-inspired kapag hard to get, pinahirapan mo ng konti, nag-effort para sa'yo, panahon, pera, pagod, iba pa rin yun ka-inspired, maniwala kayo. Kahit yung tagumpay, yung tagumpay sa buhay, kahit ano pang gusto mo, pangarap mo sa buhay, mahirap makuha yan, tama? Pero pag pinaghirapan mo at nakuha mo, ang sarap sa pakiramdam. Iingatan mo, papahalagahan mo, kasi nahirapan ka bago mo makuha yun. Ganon din po sa lalaki ka-inspired. Maging hard to get ka, pahirapan mo ng konti para pag nakuha ka niya, ipapahalagahan ka niya. At sigurado kung ma-addict yan sa'yo dahil hindi ka niya iiwan at mamahalin ka niya. Opo mga ka-inspired, maniwala kayo sa akin, magpa-hard to get ka ng konti ka-inspired. Nang sa ganon ay mas lalo kang pahalagahan at ma-addict sa'yo ang lalaki niyan sapagkat mananatili siya sa'yo at mamahalin ka niya. At papahalagahan ka niya ka-inspired. Pangatlong sikreto mga ka-inspired kung paano ma-addict sa'yo ang isang lalaki is maging unavailable ka minsan. Opo mga ka-inspired, unavailable ka minsan kapag halimbawa na lang gusto niyang mag-usap kayo sa call. Sabihin mo, wait lang, may ginagawa ako. Tapos mamaya ka na ulit magparamdam. Kapag sinabi niya, magkita kayo, sabihin mo, may lakad ako, ganun. Para, alam niyo yung ka-inspired, para maisip ka niya palagi, bakit? Kasi iisipin niya, unang-una, kapag may gusto siyang i-request sa'yo, iisipin niya kung papayag ka ba o kung may ginagawa ka. Hindi yung tulad ng iba na iniisip na, kausapin ko to, payag ka agad to. Hindi yung ganun ka-inspired.
kailangan makita ng lalaki na independent ka, na may mga pinagkakabisihan ka, na may mga pinaninindigan ka sa buhay mo, na may mga responsibilidad ka at pananagutan mo, halimbawa sa pamilya mo, kung dalaga ka pa, o kaya naman kahit mag-asawa na kayo, kahit minsan maging unavailable ka, halimbawa na lang kung ito, real talk, inspired sa mag-aasawa, naglalabing, di ba? Wala ka sa mood, o kaya ayaw mo talaga, o kaya masama pakiramdam mo, di ba? Sabihin mo sa kanya, yung iba kasi sige pa rin, di ba? Para mga ma-addict sa yung lalaki, bakit ma-addict? Kasi ka inspired. Alam niyo yun? Yun na nga, nagiging hard to get ka din sa bagay na yan. Di po ba ka inspired? Kasi tandaan nyo, hindi sa inyo ma-addict o mababaliw o mamahalin ka lalo ng isang lalaki kung mabis ka niya laging nakukuha. Magiging easy-easy yan sa'yo kay Inspire. Pero pag ipinapakita mo na palagi kang, alam mo, yung mahirap makuha, medyo iniisip niya palagi, paano kaya, papayag kaya to? Makukuha ko kaya sa bagay na to? Alam niyo yun, mga Inspire, ma-addict siya yan. At mas lalo kang mamahalin yan kasi kada pagtatagumpay niya sa'yo is mas lalo kang papahalagahan yan kay Inspire. Niwala kayo sa akin kay Inspired. Kaya naman, paminsan-minsan, maging unavailable ka. Huwag kang payag ng payag sa isang lalaki. Sa lahat ng gusto niya. Ipakita mo na may sarili kang ginagawa, hindi yung palaging siya lang. At iisipin ka po niya palagi. Sapagkat, alam niya na meron kang ginagawa at hindi kayo makapag-usap. Isa sa pinakasimple, pero isa sa pinaka-epektibo na paraan para ma-addict sa iyong isang lalaki is, ngitian mo siya palagi. Opo, Mac, Inspired, ngitian mo palagi kahit asawa mo na, kahit boyfriend mo na, kahit crush mo lang o manliligaw mo o kaibigan mo na nagugustuhan mo. Ngitian mo, pakita mo palagi ang maganda mong ngiti kay Inspired. Maniwala ka sa akin. Kapag ang isang lalaki, palagi mong iningitian at pinapakita mo palagi ngumingiti ka, pinapakita mo positibo ka. Positibo ka at ang masarap kang mahalin. Masarap mahalin yung nakikita namin palagi yung babaeng laging nakangiti. Nakala mo laging masaya. Oo, may problema. Pero nakukuha niyang ngumiti. Positibo. Gusto ng lalaki yung ganun ka-inspired. Ma-addict sa yung lalaki pag ganun. Kahit asawa mo na yan. Lalakas ang doob lagi ng asawa mo na magsumikap sa buhay. Dahil nakikita niyang ngumingiti ka. Opo, mga ka-inspired. Simpleng paraan lang yan na palagi kang ngumiti. Pero epektibo. Isa sa mga epektibong paraan yan. Para mas lalo kang mahalin ng isang lalaki at ma-addict siya sa'yo. Mabaliw siya sa'yo kay Inspired kasi alam niya yun. Baka makahanap pa siya ng iba. Hindi niya isipin na maghanap pa ng iba. Kung maghanap man siya ng iba, isipin niya. Baka makahanap siya ng babaeng reklamador. Demanding. Ikaw, palangiti ka. Positibo ka. Pagpapalit ka pa ba niya? Mamahalin ka niya kay Inspired. Lagi ka lang ngumiti. Lagi kang maging masaya at positibo. Sigurado ako, mas lalo kang mamahalin at maaalik sa'yo ang lalaki mahal mo. At ang panglimang sikreto, mga ka-inspired, kung paano maaalik sa'yo ang isang lalaki is, be kind. Opo, mga ka-inspired, be kind. O sa Tagalog is, maging mabuti. Maging mabait. Oo, sabihin mo, ka-inspired, talaga naman kailangan maging mabait. Kailangan talaga maging mabait. Dahil isa din yan sa mga sikreto para ma-addict sa iyong isang lalaki. Paano mo ibig sabihin ma-addict? Mas gugustuhin ka. Iisipin ka. Mamahalin ka. Mapupol sa iyo. At iingatan ka. Alam niyo kayo, Inspired, kahit maganda ka pa ba? Pag nakita ng tao na ganun yung ugali mo, pangit ugali mo, ayaw sa iyo yan. Pero kahit simpleng babae ka lang, mahirap ka lang, hindi ka masyadong maganda. Pero kung mabuti kang babae, kind kang babae, mabait, babait na babae, mabuting babae, ay gugustuhin kita. Namin pala, gugustuhin ka namin mga lalaki. Kaya mga ka-inspired, be kind. Hindi mahirap gawin yan magpakabait. Pero sa iba, hirap na hirap sila. Ewan ko lang kung bakit. So mga ka-inspired, sa mga sikreto, para ma-addict sa isang lalaki, para magustuhan ka ng isang lalaki, para mahalin ka, o paingatan ka, o pahalagahan ka ng sino mang lalaki o ng lalaking mahal mo, is maging mabuti ka. Be kind ka-inspired. Yan ang isa pinakasikreto upang ma-addict sa'yo ang isang lalaki. Be kind. So mga ka-inspired, yun lang po, no? Maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog nito. Yung shoutout po sa next vlog ko na lang. Pasensya na mga ka-inspired, hindi ko po nasulat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na po mga ka-inspired. Click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po ang upload. Like and comment na rin po at share para makatulong tayo sa iba.
Maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog na ito. At muli, be inspired!